Ibang-iba na ang itsura ng binatang si Noel matapos niyang magtrabaho sa Maynila bilang isang manager. Umuwi ito sa kanilang probinsya sa Mindanao, nang sa ganon ay mabisita niya naman ang kanyang mga magulang. Gusto ni Noel na makita ng mga ito ang narating niya sa buhay. Gusto niya rin ipagmalaki sa mga ito na siya ay mayaman na at kaya na makabili ng kung ano-anong bagay. Habang bumaba si Noel sa kanyang sasakyan dala ang maraming pasalubong sa kanyang pamilya, ay pinagtitinginan siya ng mga tao. Masayang-masaya ang mga ito nang makita siya, ngunit hindi man lang batiin ni Noel ang kanilang mga kapitbahay. Alam mo ba anak, proud na proud sa iyo ang ating mga kapitbahay. Alam mo naman na mahirap lang ang lugar natin, pero may isang tulad mo na umasenso sa buhay. Dati daw kasi ay nakikita ka lang nila na naglalaro sa labas, pero ngayon isa ka ng kagalang-galang na manager sa isang kumpanya sa Maynila. Masayang bati ng kanyang nanay na si Aling Lily. Ngunit sa kabila ng pagiging mayaman ni Noel, ay inuhusgahan niya agad ang mga tao sa kanilang paligid. Manghihingi lang yan sila ng pasalubong, o kaya naman ay mangungutang. Alam mo naman sila, Nay, mga hirap sa buhay, kaya umaasa na lang sa hingi, sagot ng binata sa kanyang ina. Kahit na ang kanyang ninong nonoy ay masayang binati si Noel, ngunit hindi man lang itong umiti o nagmano man lamang. Nakita ko kanina, binati ka ng ninong mo. Bakit parang iwas na iwas ka sa kanya? Noong bata ka naman, lagi kang nagmamano sa kanya. Pero bakit ngayon ay hindi na? Dagdag ni Aling Lily. Ngunit nang dahil sa tanong ng matanda, ay lalong nainis ang kanyang anak na si Noel. Alam niyo po ba, Nay? Lagi akong kinakamusta niyan sa telepono. Para bang uhaw na uhaw sa pera at nakikiusap na kung pwede ko daw bang ihanap ng trabaho ang kanyang anak. Kung ako nga nagsikap ng sa sarili ko lang, bakit hindi sila magsikap ng kanila? Palaging umaasa sa tulong ng iba yung ninong ko na yan, sagot ng binata sa kanyang nanay. Pero anak, may kaya naman sa buhay ang ninong nonoy mo. Baka naman kinakamusta ka lang niya talaga. Mayroon na din namang trabaho ang kinakapatid mo at nakaalis pa sa ibang bansa. Noong bata ka kasi, ay palagi kang hinihiram ng ninong mo sa amin. Kaya ganun na lang kalapit ang loob niya sa'yo. Kwento naman ni Aling Lily. Ngunit kahit anong paliwanag ng kanyang nanay sa kanya, ay hindi niya ito pinapakinggan. Alam niya sa kanyang sarili na makulit ang kanyang ninong na gusto lamang matulungan ang sariling buhay. Ang tingin ni Noel sa kanyang sarili ay sobrang taas at hindi na maabot kahit ng sariling mga kamag-anak o ng kung sino man. Lumipas ang tatlong araw ay muli nagkasalubong sa daan si Noel tang kanyang ninong. Masayang-masaya naman ang matandang lalaki nang muli siyang makita. Si Noel naman ay napipilitan lang tumingin, ngunit sa kanyang sarili ay naiinis siya dito. Malaki na talaga ang pinagbago ng inaanak ko. Alam mo ba na sobrang hinahangaan kita? Palagi nga kitang pinagmamalaki sa mga tao sa amin at pati na rin sa aking anak. Pero nakapagtrabaho na naman siya sa ibang bansa at maganda na rin naman ang sweldo. Pero ikaw, kahit na sa Maynila ka nagtatrabaho, ay mas malaki pa ang sweldo mo sa anak ko. Kumusta ka naman, Noel? Nakakaingit nga dahil nakapagpatayo pa kayo ng isa pang bahay. Pero alam ko naman na kaya din ng anak ko yan. Masayang bati ng kanyang ninong. Masayang masaya ang matanda nang muli niyang makaharap ang kanyang inaanak. Ngunit talagang iwas si Noel sa mga sinasabi nito. Mabuti naman po at may trabaho na ang anak niyo. Pasensya na po pero meron po akong pupuntahan. Sa susunod na lang po tayo magkwentuhan dahil marami akong ginagawa. Hinihintay din po ako ng mga tropa ko sa ibang bayan, sagot ni Noel sa kanyang ninong. Ah, ganun ba? Sige, sa susunod na lang. Masaya lang talaga ako na muli kang makita. Ang laki mo na talaga at ibang-iba ka na ngayon. Basta, pag may oras ka ha, baka pwede mong ipasok ang anak ko sa trabaho. Para malapit lang at hindi na umalis pa sa ibang bansa, masayang sabi ni Nonoy. Talagang nagiinit na ang ulo ni Noel sa kanyang ninong. Sa tuwing nagkakasalubong kasi sila sa daan, ay palaging may nasisingit ito na pakitulungan ang kanyang anak sa paghahanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Isang araw ay naiinis na talaga si Noel sa pangungulit nito. Hindi na niya kayang tiisin ang galit sa kanyang puso.
Kaya nang muli silang magkita, ay hindi niya na naiwasan na sagutin ang kanyang ninong. Naririn din na kasi ang kanyang tenga sa mga pangangamusta nito. Habang kinakausap ni Nonoy ang kanyang inaanak, ay biglang pinutol ni Noel ang kanilang usapan. Ninong naman, ang kulit niyo naman po. Hindi na nga ako nagsasalita, pero palagi kayong patuloy sa pagkukwento. Hindi ko matutulungan ang anak niyo, dahil hindi niya naman ako katulad na matalino. Hindi niyo ba kayang ihanap ng trabaho ang sarili niyong anak? At palagi na lang kayo nakaasa? Magpasalamat na lang kayo at may trabaho siya ngayon. Hindi yung naiingit pa kayo sa akin. Hindi naman nakatapos sa pag-aaral ang anak niyo. Kaya talagang hindi ganun kalaki ang sweldo, sabi ni Noel. Nagulat naman si Nonoy sa naging pagsagot ng kanyang inaanak. Para bang minaliit nito ang kanyang anak na hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Hindi nito akalain na magiging ibang pag-ugali ni Noel matapos makapagtrabaho sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. Simula noon ay hindi na siya kinausap ng kanyang ninong. Nalaman naman ni Aling Lily ang lahat ng nangyari, kaya nagalit ito sa kanyang anak. Anak, hindi naman tama ang ginawa mo. Matanda siya sa'yo, at tigit sa lahat ay siya ang ninong mo. Sa madaling salita ay pangalawang magulang. Kung papaskuhan ka nga niya dati, ay hindi lang basta pera, kundi mga mamahaling mga laruan. Tapos ngayon, ito ang igaganti mo sa kanya? Malungkot na sabi ni Aling Lily. Napakakulit na po kasi niya. Nakakainis lang yung palagi siya nakaasa sa akin. Ginawa ko lang ang bagay na yun para tigilan niya na ako sa pangulit. Dapat nga hindi niyo na siya kinuhang ninong dahil wala naman siyang pakinabang sa akin, sagot ni Noel. Ngunit na natiling malungkot ang kanyang nanay sa kanyang pinapakitang pag-uugali. Naging mayabang nang makaranas ng magandang pamumuhay. Sa dami ng sermon ng kanyang ina, ay hindi niya pa rin ito pinapansin. Hindi na nagtagal ang kanyang pagbabakasyon at bumalik na siya sa Maynila. Gulat na gulat si Noel dahil ang matagal niya nang ninanais na posisyon ay may papalit na. Sa gitna ng kanyang pagiging matalino ay akala niya na siya ang papalit doon. Ngunit nakita niya ang isang lalaki na si Oyo, ang anak ng kanyang ninong Nonoy. At ito ang nakakuha ng mataas na posisyon sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Oh, Oyo, paano ka nakapasok sa trabaho dito? Diba, hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral? Bakit nakuha mong makapag-apply at makapasok agad? Dapat akong ipapalit sa posisyon na yan, pero bigla ka namang sumingit, inis na sabi ni Noel. Habang nagtatrabaho ka dito sa Maynila, ay nakapagtapos din naman ako ng pag-aaral. Nang dahil doon ay nakapagtrabaho ako sa ibang bansa. Pero mahirap ang buhay doon. Kaya ang payo sa akin ni tatay ay mag-apply na lang ako dito. Para magkasama naman tayo at meron akong kakilala. Kaya dito ako nag-apply at hindi ko rin naman akalain na itong posisyon na to ang ibibigay nila sa akin. Kaya narito ako ngayon at masaya ako makatrabaho kita. Minsan, pwede tayo mamasyal. Hindi ka ba masaya na magkatrabaho tayo? Parang nung bata lang tayo ay palagi tayong magkalaro, sagot ni Oyo. Labis na nahihiya ang binata sa ginawa niya sa kanyang ninong. Hindi niya akalain na makakapasok ang anak nito sa kanyang pinagtatrabahuan. At higit sa lahat ay mas mataas pa ang posisyon sa kanya. Para bang ito pa ang kanyang magiging boss at siya ang magiging utusan nito sa mga bagay-bagay. Noel, alam ko naman ang mga sinabi mo kay tatay. Pero baliwala na yun sa akin. Kinakapatid pa din kita at ikaw pa din ang aking kababata. Kalimutan na natin ang lahat ng yun. Pero sana ay maging maayos na ang pakikitungo mo sa pamilya ko. Dahil hindi naman sila mukhang pera, nakangiting sabi ni Oyo. Simula noon ay si Oyo na ang pinagmamalaki sa kanilang lugar. Tuwing uuwi ito, ay may mga pasulubong ito sa kanilang kapitbahay kahit simple lamang. Si Noel naman ay nakilala sa kanilang lugar na madamot, mayabang at higit sa lahat ay mapagmataas. Kaya simula noon ay wala nang bumabati sa kanyang mga kapitbahay. Bilog ang mundo, kaya ang dati niyang minamaliit na pamilya ng kanyang ninong ay ang mas mayaman na sa kanya ngayon. Alam din naman ng mga ito na si Oyo ang naging boss ni Noel sa ngayon.
Naging aral din sa binata na huwag dapat siyang mangmaliit ng kanyang kapwa dahil hindi mo rin masasabi ang kaya nilang maabot sa kanilang buhay. Hindi palaging nasa taas at hindi palaging nasa ibaba. Kung sino ang mapagmataas ay ibababa. Pero kung ikaw ay mapagkumbaba, ay ikaw ang itataas. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay hinihiling ko po ang inyong pangapanalangin para sa kapayapaan ng ating mundo. At God bless us all.